Magsitayo na po ang lahat. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa Ebanghelyo, ang talinhaga tungkol sa may-ari ng ubasan at kaniyang dalawang anak ay nagpapahiwatig na mas mainam pa ang taong nabalam sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos kaysa sa taong tumugon ngunit salungat naman ang kaniyang ginawa. Inaanyayahang muli tayo ni Jesus na suriin ang ating mga sarili kung anong uri ng tagapaglingkod tayo. Isang tapat sa salita at tungkulin o isang nabubuhay sa kasinungalingan. Idalangin natin ngayon na mas maging malinaw nawa ang ating pagtugon sa kaniyang paanyaya. Tinipon po tayong muli ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinapakita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti ay gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay dahil sa paglilingkod sa nagawa niyang kasamaan noong una. Mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana, Poon, ay alalahanin. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Mabuti ang Poon at makatarungan sa mga sarili, guro at patnubay. Sa mababang loob, siyayaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kaniyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinuban niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao, at namuhay na isang alipin
Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng paggalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pa't ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumairi ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakakatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. 'Opo,' tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Atin pong papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakisabi naman po sa katabi, mahal ka ng Diyos. Kahit napasaway ka. May tanong po ako sa ating lahat, sino po ang mga magulang dito? Sino po ang may mga anak? Mga anak na pasaway. Tanong ko po sa inyo, mawawala ba ang pagiging anak nila para sa inyo kahit na napakapasaway ng mga anak ninyo? Hindi naman ho, di ba? Kahit na maging loko-loko,
bumagsak ng paulit-ulit. Anak niyo pa rin sila. Tama ho ba? Hindi magbabago iyon. O kaya naman, ito mas maganda po. Kung magtagumpay sa buhay, sabihin natin maging teacher, maging doktor, maging abogado, maging sikat na artista, makamit yung mga pangarap nila. Kahit na anong marating nila sa buhay, mananatiling anak niyo pa rin sila. Tama ho ba? Ano lang po yung nagbabago kung minsan? Ang kadalasang nagbabago po ay kung kanino nagmamana. Halimbawa po, yung nanay ko po, kapag nagiging pasaway na pasaway akong anak, ang sinasabi niya, mana ka talaga sa tatay mo. Kapag mataas naman po yung aking grado, ang sinasabi naman ng aking nanay, mana ka talaga sa akin. Ang hindi nagbabago, anak pa rin tayo ng ating mga magulang kahit na anong mangyari. Dito ko po gustong simulan yung ating pagninilay sa linggong ito. Dahil ang una ko pong gustong sabihin sa bawat isa sa atin, tayong lahat ay anak ng Diyos. Hinding-hindi yan magbabago kahit maraming pagkakataon na tayo ay nagiging pasaway. Kahit na tayo ay lumalayo ng paulit-ulit, hindi magbabago na anak tayo ng ating Diyos Ama. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo, may dalawang anak na tinawag yung Ama upang magtrabaho sa kanyang ubasan. Yung nakatatanda po yung unang nilapitan, magtrabaho ka sa aking ubasan. Sabi ng nakatatandang anak, ayoko. Ngunit kalaunan, nagbago yung isip, sumunod din naman. Di ba po may mga anak na ganun? Uutusan natin. Tapos ang isasagot, ako na naman. Si ano naman, yung kapatid ko naman. Lagi na lang ako, pero gagawin din naman. Yung ikalawang anak pong pinuntahan ng ama, inutusan, ang sagot po agad ay oo. Tapos hindi naman ginawa. Meron din po tayong mga anak na ganon. Sasagot agad ng opo, gagawin ko. Sumasagot agad ng opo, pero hindi naman gagawin. Alam niyo po yung dahilan kung bakit sumasagot agad ng opo. Para tumigil na yung nanay sa kakautos. Ang sinasabi po sa atin ng tagpong iyon sa Ebanghelyo, lahat tayong mga anak ng Diyos, may imbitasyon mula sa Diyos Ama para magtrabaho para sa kanyang kaharian. Ano pong nagiging problema? Ang nagiging problema po kadalasan ay yung ating pagtugon sa imbitasyon ng ating Diyos. Pagtugon hindi lang sa salita, mas lalo na sa gawa. Sa dalawang anak pong narinig natin sa Ebanghelyo, yung sumunod sa kaalooban ng Ama ay yung nakakatanda. Bagamat nagsabi siyang hindi, pero kalaunan ay nagbago yung kanyang isip, sumunod din siya. Gusto ko ngayong tingnan natin yung ating mga sarili sa nakatatandang anak na ito. May mga pagkakataon po kasi sa buhay natin na naririnig at nalalaman na natin yung tama na gustong ipagawa sa atin ng ating Amang Diyos. Pero ang sagot natin kadalasan, saka na, huwag muna ngayon, ayoko pa. Sana katulad ng nakatatandang anak, magbago na agad yung isip natin. Sumunod na tayo agad sa nais ng Ama, bago pa mahuli ang lahat. Ngayon naman po, tingnan natin yung sarili natin sa ikalawang anak. Karamihan din po sa atin ay pwede tayong makarelate sa ikalawang anak. Bakit ko po nasabi ito? Tuwing tayo po ay nagse-celebrate ng Easter, isa po sa mga ginagawa natin ay nagsasariwa ng pangako sa binyag. Anong isa sa mga sinasabi natin taon-taon sa pangakong ito? Opo, itinatakwil namin si Satanas. Ang kanyang mga gawain at ang kanyang mga pangaakit, ipinapahayag natin ito. Sinasabi ng malakas, pero matapos bigkasin, matapos maipahayag, ilan pa rin sa atin ang pumipili ng mali? Ilan pa rin sa atin ang babalik sa masamang nakagawian?
ilan pa rin sa atin ang hahayaang malubog sa kasalanan. Ayos po yung salita, ayos ang tugon, pero hindi nakikita sa ating mga aksyon. Ilan sa atin linggo-linggo nagpapahayag ng paniniwala sa Diyos, nagpapahayag ng ating pananampalataya. Pero kung titingnan paglabas, babalik din sa dati nating pamamaraan. Ayos ang salita, ayos ang tugon, pero hindi nakikita sa ating mga aksyon. Sana mamulat na po tayo. Tigilan na natin yung ating pagsuway sa kabutihan. Simulan na nating sundan yung turo at utos ng ating Diyos Ama. Dahil yung Diyos po, palagi po nating tandaan, yung Diyos palaging nais niya yung ikabubuti ng ating mga buhay. Kaya yung kanya mga turo, mga utos, ito po ay mga gabay para maging maayos yung ating mga buhay. Gusto kasi ng Diyos maging maayos yung direksyon ng ating nilalakaran sa buhay na ito. Dahil mahal niya tayo. Mahal niya tayo bilang mga anak niya. Kaya ginigising niya tayo ngayon. Sa unang pagbasa po, narinig natin, sinasabi ng Diyos, talikuran yung nagawang kasamaan noong una upang tayo ay mabuhay at magkabuhay na walang hanggan. Talikuran yung mga kasalanan at piliin yung matuwid na buhay. Mga kapatid, opo, anak tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Gusto niyang mapabuti tayo. Pero kailangan po natin na gawin yung ating parte upang matanggap natin yung gustong biyaya na ibahagi sa atin ng ating Diyos. Dahil hindi maibibigay sa atin ng Diyos yung magandang nais niya para sa mga buhay natin kung tayo ay sarado sa Kanya. Kung tayo ay napupuno ng kasamaan sa ating kalooban. Mapalad nga po tayo dahil mayroon tayong Diyos na maunawain. Mayroon po tayong Diyos na mapagpasensya at nagbibigay ng panahon para makapagbago tayo ng ating mga isip at pamamaraan. Ibig sabihin po, yung Diyos, hindi tayo gustong sukuan. Kahit na paulit-ulit tayong nagkakamali, hindi tayo gustong pabayaan ng Diyos kahit na paulit-ulit tayong bumabagsak. Kaya mga kapatid, nawa ngayong araw na ito, simulan natin ang pagbabago sa pamamagitan ng pagtulad po sa ikatlong anak. Wala naman po tayong narinig na ikatlong anak sa Ebanghelyo. Dalawa lamang, pero may ikatlong anak na hindi nabanggit, pero siya ang pinakamagandang halimbawa ng anak na tumutugon sa Ama, sa salita at sa gawa. Sino po ito? Ang ikatlo pong anak na pinakamagandang halimbawa ay ang anak ng Diyos Ama, ang ating poong Jesus Nazareno. Pinakita po sa atin ni Jesus Nazareno na ang pamantayan ng tunay na pagsunod at pagmamahal ay tunay na nakikita sa gawa. Kahit na mahirap na minsan yung pagsunod, patuloy na tumugon hanggang kamatayan sa krus. Bakit niya nagawa iyon? Dahil mahal niya ang kanyang Ama. Dahil mahal niya tayong lahat. At ang tunay na nagmamahal, totoo po, hindi lang talaga naririnig sa salita, na ipapakita rin sa gawa. At ang pagmamahal na naisa sa gawa, namumunga ng kabutihan sa iba. Ang bunga ng pagtugon ni Jesus Nazareno ay kaligtasan para sa ating lahat. Tugon na nakikita sa gawa. Pagmamahal na hindi naiiwan sa salita, nagpapatuloy sa kanyang gawa. Minsan po may tinanong ako, paano mo ba malalaman na mahal ka na talaga ng isang tao? Napaisip siya at sinabi niya, nalalaman kong mahal na ako kapag ipinapakita niya na ito sa gawa. Hindi naman kailangang magarbo. Kahit na sa mga simple at ordinaryong mga bagay na ginagawa niya para sa akin, nararamdaman ko na mahal na ako ng isang tao. Ibig sabihin po, hindi talaga sapat ang salita. Kailangang na ipapakita sa gawa.
yung gawa na nagdudulot ng kabutihan para sa iba. Gawa po, kilos ang pamantayan ng tunay na pagmamahal. Ito nawa yung klase ng pagsunod at pagmamahal na matutunan natin. Kung tatanungin ko po kayo ngayon, mahal po ba ninyo ang Poong Jesus Nazareno? Kung mahal po natin ang Poong Jesus Nazareno, pumalakpak po tayo ng malakas. Ayan po, rinig na rinig ko po na mahal nyo ang Poong Jesus Nazareno. Kung tunay po ang pagmamahal ninyo, hindi lang maiiwan sa salita, hindi lang maiiwan sa malakas na palakpak, ito ay mahalagang maipapakita natin sa ating mga gawa. At iyon po yung ating misyon, maging tunay na, na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagtalikod sa masama at sa pamamagitan ng pagsunod sa nais ipagawa ng Diyos sa ating mga buhay, katulad ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya ito po yung patuloy nating panalangin sa Diyos. Poong Jesus Nazareno, tulungan mo kaming maging tapat sa aming pangako nung kami binyagan. Tulungan mo kaming maging tapat sa aming pananampalataya. Tulungan mo kaming tunay na maipakita ang pagmamahal sa Diyos sa aming salita at lalo na sa aming mga gawa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Atin pong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Amang Mahabagin na tulungan tayong maging tapat sa ating pagtugon sa Kaniyang paanyaya upang tayo'y maging karapat-dapat sa Kaniyang kaharian. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Iwaksinawa ng mga pinuno ng simbahan ang karangyaan sa buhay at manatiling tapat sa pagtugon sa inyong paanyaya upang sila'y maging kapanipaniwala sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumulo sa pamahalaan ay magsikap nawang puksain ang lahat ng uri ng karahasan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan at ipagtanggol ang karapatan, dangal at buhay ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kapatid naming rehelyosong madre, ngayong ipinagdiriwang namin ang Mission Day for Religious Sisters ay magtaguyod nawa ng kamalayang hindi lamang nakotoon sa pagbabahagi ng kaalaman, kundi sa paghuhubog ng moralidad at konsensya ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga walang trabaho ay mapuno nawa ng pag-asa at magsumikap na makahanap ng sapat na kabuhayan upang matulungan nila ang kanilang pansariling kahilingan at kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isaalang-alang nawa ng mga negosyante at ng mga mayayaman ang kapakanan ng inang kalikasan at ng mga katutubo.
Iwaksi nawa nila ang mga proyekto at gawaing makakasira sa kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mahabagin, sa pamamagitan ng iyong pagmamahal, dinggin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami ng puso at isip na kagaya ng iyong anak upang makasunod kami sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob nang iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin. Bagabat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin, niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin na iyong kasiyahan ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsilhot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kaniya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na October 5, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, ay wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pagkikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.